Welcome back to my vlog! Maraming salamat po sa aking mga followers and subscribers na patuloy na nanonood sa aking mga videos. Ngayon naman po ay ibabahagi ko po sa inyo ang isa na namang pangnegosyo recipe na pwedeng-pwede nyo pong pagkakitaan at the same time, pwedeng-pwede nyo po itong gawing pangregalo at swak na swak po sa anumang handaan sa inyong pamilya. Gagawa tayo ngayon ng caramel bars! So ito lang po yung ating mga sangkap na gagamitin para sa caramel bars. Gagamit tayo ng 8 perasong egg yolks, 2 cups ng all-purpose flour, 1 1/2 cup ng butter or 1 1/2 bar. Ang ginamit ko po ay butter cup, 1 cup ng white sugar, 1/2 to 1 teaspoon ng baking powder. So, pwede po kahit 1 teaspoon. Para medyo chewy po ang ating caramel bar, so kontian lang po natin yung baking powder, 1 cup condensed milk, 1 cup ng milk powder, and syempre gamit tayo ng topping which is peanut. So, tara, simulan na natin. So, first step ay babasagin lang natin tong 8 perasong egg yolks. And then, lalagay na po natin ang 1 cup ng white sugar. And then, kapag natuno na ang sugar, ilalagay na po natin ang 1 1/2 cup ng butter. So, ito po ay dapat nasa room temperature. Ibig sabihin, bago nyo po ito gamitin, ay nailabas nyo na po ito sa inyong refrigerator. So, parang spreadable na po siya. So, malambot na po siya. Anyways, pwede nyo naman po itong pagsabayin na silang tatlo na haluin on the very start. And then, ilalagay na po natin ng 1 lata ng condensed milk. So, any brand will do. Okay lang. And then, maglalagay na tayo ng 1 1/2 teaspoon ng baking powder. And 1 cup ng milk powder. So, ang ginamit ko po dito ay Milk Boy. So, pwede rin po kayong gumamit ng, kung gusto niyo po ay Bear Brand, Alaska. Basta milk powder siya. Okay, so kapag ganito na po ang texture niya, na smooth na siya at nag-combine na lahat, ay pwede na po nating ilagay ang ating 2 cups all-purpose flour. Okay, pwede na po ito. And then, ilalagay ko po siya sa ating baking pan. I-grease lang po muna natin ito ng shortening or margarine or spray nyo na lang po ng oil para hindi po siya dumikit sa ilalim. At para pag tinaktak natin siya mamaya ay hindi siya mahirap tanggalin. At maglalagay lang po ako dito ng brown paper. Pwede rin naman po na kahit di na po kayo maglagay, okay lang. Total naman po na banyahan nyo na po yung ilalim ng margarine. So, ikakalat lang po natin ito. Kung gusto nyo po na medyo makapal po ang inyong bars, pwede po kayong gumamit ng mas maliit pa dito na pan para medyo makapal po ang inyong caramel bar. At syempre, maglalagay po tayo dito ng topping. Ang nilagay ko po ay peanut. So, pwede po kayo maglagay dito ng cashew, ng almond, or kahit na anong paborito nyong nuts. So, itaktak lang natin ito para mawala yung mga air bubbles. And then, ibibake natin ito sa preheated oven na 180 degrees Celsius for 30 to 35 minutes. And then, ito na nga po ang ating caramel bars. Luto na po. So, antayin lang po natin itong mag-cool down bago natin ito i-unmold or tanggalin sa kanyang pan. At kapag mag-cool down na nga, ito na nga. Hihiwain na po natin ito. Tatanggalin na natin ito sa ating mold, sa ating pan. So, slice ko po ito ng 4x9. So, magkakaroon tayo ng 36 na bars. Bibenta ko po ito na 12 pesos per slice. So, ayan pa lang. Pwede na po kayong kumita. And then, ilalagay ko lang po ito sa cup liner na ganito. So, ayan.
pwede na po itong ibenta, mga kasosyo. So ito na nga, mga kasosyo. Nakagawa po tayo ng 36 caramel bars. Ayan, so chewing-chewy po ito. Look at that. Ayan. Chewy and fudgy caramel bars. So ayan, sana po nagustuhan nyo po ang aking recipe for today at try nyo ding gawin po ito, mga kasosyo. At napakasarap po nito, promise. So yan muna ang aking video, mga kasosyo. Abangan nyo pa po ang iba ko pang mga video recipes na gagawin. Thank you for watching. So welcome back to my vlog. Maraming salamat po sa aking mga followers and subscribers na patuloy na nanonood sa aking mga videos.